Hello, everyone. Welcome back to my channel. Once again, this is Madam Liza Eugenio. And today's vlog po, meron po akong imi-meet. Actually, na isa rin pong YouTuber dito sa Dubai. So ngayon po, first time namin mag-meet for how many years? Siguro since 2014 pa, na hindi naman talaga kami super close. Na yung hi, hello lang. And then, nag-meet kami ulit sa YouTube na. So, oo, sabi ko, kilala kita. So, now, we've decided na mag-meet. So, kung sino siya at kung ano po yung sinasabi ko, mamaya po, abangan nyo. See you later! Hi guys! Welcome back to my channel. Yan, nandito ako ngayon sa Metro Station kasi I'm on my way to meet our guest for today's vlog at magkakaroon tayo ng car ride. Yan, this is the Metro Station. Kita niyo po, we still practice the social distancing. So I'm here now sa station na usapan namin. So, hanap lang ako ng exit. So, this is how we do it here, guys. Ayan. We have a card. Tatap lang siya. Ayan. So, as you can see, may mga barriers po. Dito lang kami allowed lumabas. Ayan. And nakikita niyo po yung mga markings. Yan lang din po allowed na tumayo ang bawat isa. So, all over Metro Station po, may mga markings for social distancing. So, ayan guys, nandito na ako sa meeting place namin. Inaantay ko na lang po ang aking special guest na aking ika-car raid. Yeah. Ayan. At aabangan na, eto na nga siya. Ayan, ang napakagandang car. Kita niyo naman, di ba? Ang aking kaibigan. Ayan! So, hindi tayo magtatagal muna. Pag-akyat muna tayo. So, ayan nga guys, andito na ako sa sasakyan ng aking special guest, si Abby! Abby Channel! Ayan. Bigla, hindi niya alam kung anong gagawin natin. Ayan, so hindi siya pwedeng makichika sa akin. Ayan, kasi nasa kalsada kami. Ayan, nagda-drive siya. Ayan guys, ito po ang ating i-raid mamaya. Pag medyo nakapark na si Madam. So ayan, magpa-park lang po kami. Saan mo, Madam, gusto pumunta? Ikaw! Wow! Ang ganda naman ng driver ko for today. Ang social, diba? Oh, magkaroon ka ng driver na may LV bag. Ah, ikaw na. Driver with LV bag. Ikaw na talaga. Yan, so sobrang excited po ng aking guest. Naligaw po kami. Naligaw kami, so ikot na naman kami. So iikot na naman po kami. Hindi na natin itutuloy, di ba? Since hindi pa tayo nakakapag-park. At doon na natin gagawin yung ating car raid sa destination natin mamaya. So ngayon, surprise ka ha. Meron kaming question. Meron akong question and answer. Aba, may Q&A. Okay. May Q&A tayo. Q&A. May Q&A tayo. Madam Abunda ka na ba? Madam Abunda. Ay, gusto ko 'yon, 'di ba? So, yun nga, aside dun sa ating pagka-car raid, nagdagdag tayo ng mga ano, 'di ba? Sabi nga nila pag nagmumukbang, may mga question and answer, may Q&A, 'di ba? Ito ang Q&A natin is ano yung sa mga ni Madam Lisa Magano. Wow, mga concept. Char na content lang. Diba? So, yun nga, oh, 'di ba? Biglaan na isip daw. Tapos ng kuta at tapos. Ayun nga, so Q&A na lang muna tayo kasi para to sa mga ano, kagaya mo na monetized channel niya. Kasi po, hindi pa naman po monetized si Madam Liza. So, ano natin, ang unang tanong ko is, para na rin sa kaalaman ng mga viewers mo at viewers ko, diba? Okay.
Okay, sa mga baguhan dyan, hingi tayo ng tip sa isang Abby channel na monetized channel na. Okay, ayan, pero ipoconcentrate niyo muna ang sarili niya sa pagka-drive. Oh, baka kung saan tayo pupunta. Baka kung saan na naman po kami nakapunta, guys. Ang aking special na passenger, kailangan baka natin sa kanya. Yes. Mag-banding kami, sabi ko, ay, gagawin ko ng content. Diba? Okay. So, ayun. Madam, ready ka na ba? Miss Abby Channel, sa aking mga Q&A. Diba? Napakaganda ng aking driver. At napakasosyal yung kanyang. Relax ko lang yung aking likod. Okay. Ang una nating tanong. Wow. Unang tanong. Wow. Parang ano talaga. Wala tayong personal. It's all about about YouTube. Okay. YouTube lang. At mga tips para sa mga baguhan, aspiring mga YouTuber dyan. At paano ma-monetize. First question ko, madam. Kailan at bakit ka pumasok sa YouTube world? Actually, nag-start ako last week ng Feb. Nung pasagsagan ng lockdown. Ay, karamihan talaga na nag-start sa lockdown. Oh. Kahit ako eh. Siyempre, wala kang magawa. Aside sa kumain. Siyempre, di ba? Yung ang dami nag-YouTube na. Actually, yung tenant ko, si shoutout si Jepril, the Explorer. Wow! O yan, malaking channel na rin siya. Siya yung nag-influence sa'yo? Siya yung influence sa akin. Okay. Yung muna kasi, hindi pa rin siya graduate. Nasa 600 pa lang din siya. Mm-hmm. So, yun, nag-create din ako, nagpaturo ako sa kanya. Kasi para malibang, di ba? Ah. Ayun, then, ayun na, support, hanggang sa hindi ko na tinantanan. So, talagang puyat na puyat kami ng phone. So, talagang pinagpupuyatan ng pag-ano, ha? Kasi talagang tatrabahuhin mo yung talagang natutulog ba kaya alas 4 tapos nagmulat ko pa lang ng mata ko sa umaga yun po na ari kasi McDomeng yan. Wow, shoutout sa iyo. Shoutout. Ayan. Susunod natin din yun iko Q&A. Malaking channel na rin po. Oo. Okay, nung nag-start ka, ano yung in mind mo na concept? 'Di ba tayo mga nag-YouTube, meron tayong niche or para ano yung content ng channel mo? Actually, nung una, ang content ko, since nasa Dubai ako, nasa Dubai tayo. So talaga, atas nag-drive ako lagi, most of the time nasa road ako. So talagang road trip, tapos yung mga places sa Dubai, mga restaurants, mga food, yan. Gusto ng mga tao, yan, yeah, food. Yeah. And then, after that, syempre, susunod na doon yung pagbubuno ng WH. So since ganon, so iisip ko, paano ako magbubuno nun? Kung sinasabi nila, kailangan makapag-viral ka para mas mabilis, di ba? Yeah. So yun, kaya kailangan lang talaga, yun, yung shagaan live stream. Lang talaga, oh. Live. So yun ang sa akin, pero nung na-money na ako, nagkaroon na ako ng niche na yun na talaga yung ikikater ko dun sa channel ko. Oh. Which is yung variety vlog, kaya nandun sa ano ko yun eh. Yeah, i-visit niyo po ang Abby Channel, ang kanyang channel. Ayan. Variety vlog. So, yun. So, variety meaning all walks of life. Pwede mong i-vlog, diba? Food, yeah. Anything under the sun. Oo, correct. Oo. Basta patong sa mga viewers. Yes, oo. Kasi syempre, di ba, minsan hindi na natin mag-focus kung meron tayong gustong i-content, di ba? So, oo, maganda yun. Pero hindi lang siya nakafocus doon. Sa isang, para hindi rin naman magsawa yung mga tao. Correct. Puro road yung nakikita nila or puro food. Yes. So, yeah. Pero, is there a point na talagang gumive up ka na? Parang gusto mo nang i-give up? Ay, oo. Nung nasa 700 ako nasa 500 subs pa lang, medyo tinatamad na ako, ganyan, na 600. Kasi syempre, 1,000, napakada, di ba? Ang hirap. Tapos meron pang, kumbaga, requirement si Lolo. Oo. Tapos parang ayoko na. Tapos parang nakikita ko yung... Napagod ka ba? Pagod ako. Tapos yung
Siyempre, puyat ako, saksak na ng ulo ko. Siguro ilang ano yatang sumakit ang ulo ko noong tatlong araw kasi puyat ako, tas ang sakit sa mata nung, di ba? Ay, Diyos ko. Pero yun naman, okay naman. Talagang tiyagaan lang talaga. Tiyagaan lang. And yun nga, halimbawa, nung ano naman yung advantage na nakita mo nung, di ba, nagkaroon ka nga ng mga parang, yun na, napili mo na nawa ka, napagod ka. Pero on the other side, on the positive side naman, ano yung hindi mo makakalimutan or ngayon na-realize mo na, ay, this is for me. Parang ganun. Ayun naman yung tawag dito, yung parang reward, yung feeling of achievement, parang nung namoni ako, wow, parang ito na yun, parang yun nga, tama yung literally na nakagraduate ka. Parang, yes. Parang nakagraduate ka sa biggest achievement eh. Sa pag-aaral ko, nakagraduate ka. Talagang parang gano'n, na typical na nakagraduate ka. Kasi money ka na, so ang dapat mo na lang gawin, trabahuhin. Correct. Siyempre, upload ka lang na mag-upload, yan naman talaga yung pinaka, ano na natin eh. Ito na, yun na yung pinaka-top. Start na ng ano, ng future ng ano. Career. Kasi vlogger is a content creator. Alam nyo, hindi rin naman po madali yung mga ginagawa namin mga vloggers. Kasi, yes, yun ang sabi nga, it's your job now. You have your channel, so dapat, kung ano yung makakabuti para sa mga viewers mo, yun yung ipakita mo, ano yung gusto ng viewers mo, diba? So, ikaw, nung, diba? So, nagustuhan mo na talaga siya. So, since February hanggang ngayon, nagko-continue ka. Mga positive side na mention mo din, is there, eto ha, normal sa ating mga nag-YouTube. Meron ka na bang na-encounter na ng bash sa'yo? Meron, actually, malapit pa sa akin. Tinitake ko pa rin nasa positive yun. Siyempre, yung the way kong mag-vlog or ganito, na makakahilig yung ano. Pero okay naman, at least yun yung improve ko, di ba? Hmm. Okay, pero ano ba yun? How did you handle yung mga bashers? Actually, medyo yung basher na yan, sabi nga, gusto mo daw talaga maging vlogger at gusto mong i-push yan, i-career yan, dapat ready ka doon sa pag-handle mo. Which is, syempre, di naman tayo sikat. Yung mga sikat na sikat nga, alam mo. Correct. Yan. So, tayo pa, di ba? Na okay lang baguhan yan. Lang din, di ba? Oo, kasi kapag may bashers, di ba, advantage din sa atin yun, di ba, mga vloggers. So, meaning napapansin na nila tayo. Correct. Oo, yung mga nag-dislike na yan, counted pa rin yan. Oo. Kaya okay lang. Okay lang. No hard feelings. No hard feelings. Oo, tama. Masaya pa kami actually. Hindi kami naapektuhan dyan. Oo. Pero wala pa naman nag-comment sa'yo, sa mga video mo. Wala naman. Oh, meron man, sige lang. Bring it on. Well, anyway. So, paano ka nag-iisip ng content mo? Let's say, paano ka nag-iisip? Good question. Actually, di ba nga, syempre, ako, lagi ako nasa road, nagda-drive. Usually, pag nagda-drive ako, so tumapasok lahat yung mga ideas. Tsaka pag relax, nabawa, kailan ako patulog na, minsan nga, kahit sa panaginip ko, nag-iisip ako ng content. Napapanaginipan mo na. Kaya lang, pag-gising ko, nabuta ko yan. Kaya, naglagay na ako ng notebook at papel sa tabi ng bed ko. Kasi, pag may naisip ako, isusulat ko na. Isusulat ko na siya. Kaya, may list ako ng, ng content. Oo. Magagawin ko. Kaya, ang dami yun. Talagang, kasi, minsan, kumakain ako, may isip ako. So, kailangan ko isulat yun kasi, hindi mo na yung mababalikan. Correct. Eh. Kaya, pinahan na lang siyang pop-up. Parang, yun, parang natural na isip. Nagiging wild yung anong nun eh, ideas mo na marami kang maiisip. Pero, halimbawa, nagawa mo na yung content mo. How long ka, kasi ako, dyan ang witness kong tagal. Kasi since nag-work ako, medyo yung time ko, di ba, hindi masyadong ganun kadami. How long mo nagagawa ang pag-edit? Ikaw ba lahat nag-edit nun? Or... So, meaning, this is Abby po, si Abby Channel po, siya gumagawa ng content, siya ang content creator, ikaw rin ang videographer. Siya rin po nag-edit, at siya rin po lahat.
diba? So, shout out kay Madam dahil kumbaga sinadjust siya sa akin yung basta may isang cup na ganda-ganda nag-enjoy ko. Kaya ngayon, medyo na-improve na yung mga pag, yung pag-i-edit ko sa thumbnails. Wow. Yan, diba? Sa mga transition na professional ang dating. Siyempre kay Madam Lisa, shout out. Wow. Sobrang laking impact ng mga suggestion niya. Wow. Ay, natuwa naman ako doon, di ba? Oh. Yeah. Siyempre, gano'n naman tayo sa YouTube world, di ba? Tulungan niya eh. Kasi ako, baguhan lang din. Mas nauna si Sis Abby, monetize na siya. So, mas masarap, di ba, mag-share ka ng knowledge mo na alam mo namang na-appreciate ng mga tao. Kung hindi na-appreciate, thank you. At least, alam mo may nagawa kang mabuti, di ba po? Way back 6 years ago, neighbor ko siya sa isang flat dito sa may business bay. So then, since then, nag-start na kaming mag-hello, hi. Oh, yun, naalala ko. Tapos, one day, nag-meet kami. So yun, we get along and magaang yung loob ko sa kanya. Mabait siya. Vice versa. Yeah. Oo, ganun. So we're giving take right now. So kung ano yung ideas na meron ako. Ay, naku po guys, kung hindi nyo lang alam, kahit minsan madaling araw, nagtatawagan na lang po kami. This is Abby! This is Abby! Ilang good night na kami sa chat. O sis, sleep na ako. Meron na namang naisip na ichikahin. Tatawag na naman siya. It's either ako tatawag o siya tatawag. Tapos pag alam mo yung... meron siyang success dun sa nagawa niyang may achievement siya. Uy, sis, nagawa ko ng thumbnails na ganito. Very good. So, she's a good listener din. So, hindi rin mahirap makipagkaibigan sa katulad niya. Na, yun lang. So, ano naman ang tip mo sa mga baguhan pa na mag-YouTube? Ano yung pinaka ma-advise mo sa kanila?